Ako po si Rosalie Cabinyan, kaptira sa Block 4, Lot 46, Basayco, Port Area, Manila. Opo, ay mayroong dalawang anak. Pangatlo ko, yung pepe ko, bakla ko. Pakilala ma, pakilala. Pakilala. Pakilala na eh. Ah, darling, lovely, Danilo, Junior, Dingding, Jim, Tina, Dijoy. Di Justin, Prinsesa ko. Wala iba. Wala iba kaya po. Ito trabaho. O, nandun din yung panganay ko. Iba na sa Bulacan. Opo. Iba, dalawa sa Samar. Kailangan niya ganyan, nagkakaroon ganyan. Nakatsawa na nga lang ng mga kutbahay ko. Minsan kakilala ko, no, buntis ka na naman, ginagano na nga lang ako, hindi ko na nga lang, hindi. Tumatawa na nga lang ako eh. Ano, nandun na eh, hindi na namin, hindi ko lang pwede sabihin ipalaglag, hindi ko man, hindi man ako marunong nun. Tuloy-tuloy lang siya. Kapanganak pa lang, ito buntis na naman. Taon-taon may binibinyagan kami. Ay, nako, lahat ng tao nakatingin dito. Ma, sino po bang balaaway? Ito, dalawa. Pati ako. Minsan pati ito. Ito, ito. Mainit. Pati ako. Ano nangyari sa kilay mo? Inahit niya. Kahit ko nga. Sigaw na. Ayusin mo, princess. Ayun. May plano pa ba kayong sundan? Wala, mayroon. Kuya, mapasok si Kenneth. Ma. Bakit, Nay? Tama. Makamamatay na ako. Hindi. Kunti pa lang kaya kami. Inamo naman yung apo ko at yung bunso ko. Magkaedad na, oh. Kasi hindi ko man alam yun noon yung family plan. Hindi ko pa alam yun, eh. Mahirap lang kami dito dati. Tapos, wala malayo pa sa amin yung ano, yung sasakyan ba. Kaya hindi namin naisip yung mga ganun. Eh, hindi ko nga alam eh. Pagkapanganak pa lang, may kasunod ka agad. Kuya. naalala ko yun, huwag na. Kuya. Mayroon po nagsabi sa akin yung magpalaigit. Hindi mo na ako nilaigit kasi mayroon ako dito eh. Hindi na pwede pagka mayroon ka dito sa may quarter ka, hindi ka rin pwede laigitin. Sabi nila, hindi ko naman alam yun. Eh, gusto ko na rin magpatali sana eh. Ayaw mo na ko talain dahil malaki yung dito ko. Mister ko, di rin marunong nun eh. Hindi marunong magkano ng kondom. Mama ko naman, pag magliligo mama ko, mauna yan doon sa ospital, sumunod na lang yung kasama niya. Tapos magpunta kami ng papa ko, asan yung bantay ng Cabinyan? Bakit po? Ang damit ng bata. Ha? Nang anak mo agad yun. Minsan nga. Minsan nga kasama ko ni mama ng anak. Oh, sigo. Po, sabi ng anak, sabi ng doktora. Ay, hindi siya hindi ka na pwede dito. Kasi ang dami niya pong anak. Nakatakot na po kayo. Para kayong baboy. Ay, naganya ako sa ospital. Ay, yung ginawa ko. Ihiga na lang ako sa bayire. Magawa ko ba kayo? Narayan yung bata. Nanginginig na lang yung ano, nurse. Ay, ano yan? Nang anak ako, mga magki-60 na, nanganak ko sa panganay ko. Tapos sunod-sunod na yon hanggang ngayon, 47 na ako. Nanganak pa rin ako ng pinakabunso ko. Nanganak ako ng bunso ko, ano yun, 42 sa ospital ng Manila. Muntik pa ako doon na ano, nahirapan doon sa bunso ko dahil masabi, manipis na nga daw matres ko. Pinapili na ngayon yung mga anak ko kasi nung pipiliin sa amin dalawa ng anak ko eh. Sabi na lang ng asawa ko, siyempre yung misis kong piliin ko, sabi ng ano, yung mister ko. Thank you.
si Danilo Cabinyan, 49 taon gulang, may asawa at maraming anak. Makialam ko sa ibang babae, di sa asawa mo na lang. Yan ang naisip ko noon, mahirap mag-taksil eh. Kaya ko pag-taksilan yung asawa ko. Kaya hanggat sa dumami yung anak ko. Eh biniro ko pa na nga, nagbiro pa nga ako sa mga kasama ko, sabi ko. Tapo, kagisa lang kita ng labahan kong brief, buntis ka na naman eh. Sabi ko, ano ba itong buhay ko, sabi ko. Hindi ko naman sabi ko, sinangat na dumami yung anak ko dahil sa buhay. Saka yung kasalukuyan talaga, wala pa sa akin nagbigay ng advice na bakit hindi kayo mag-pilis? Wala, wala noon. Kasalukuyan po eh, nagtatrabaho ako bilang tagawalis dito sa DPWS sa kalsada ng Metro Manila. Mayroon akong kita na 404 sa isang araw. Buminsan, nagkakabiting-biting ang sweldo namin sa hindi namin alam kung anong dahilan. Kaya natatagtag kami sa utang. Nakakautang kami sa 5-6, hindi lang 5-6, mga 5-7 pa. Dahil ang 500 na inuutang ko, maabot pa sa 700 ng balik eh, sa isang kinsinas. Hindi malaking bagay na rin sana yun. Dahil ako lang kumakayat, ako lang nagtatrabaho. Yung anak ko naman, yung si Junior ko, yan, lahat ng trabaho pinapasok, nagmamahista, pedicure, lahat. Basta kumita lang para pambili namin ng bigas. Hirap ng buhay talaga. Ako pa si Danilo Cabinyan. Simula ngayon, nag-ano lang po ako, minsan nagtitinda ng balot, minsan nasa mga kapitbahay ko para manghilot. Lahat ba ng racket na pasukan ko na, lahat ng hirap sa buhay, yung dating trabaho ni Mama sa Divisoria, nagawa ko yan, namumulot ako ng gulay. Binibenta ko yan pag alasing ko, pag kumikita na ako, umuwi ako niyan. Ma, ito yung isang kilong bigas, oh, may ulam ako. Dahil sa gutom, pakamatay ako. Iyak yan sila sa akin. Huwag naman kang ganyan na. Kahit wala tayong makain sa kompleto. Ha? Sabihan sa akin. Umiyak na lang ako. Minsan sinasabi ako ng tatay ko na, pasensya na kayo, ganito lang buhay natin. Hindi namin kayo napag-aral kasi marami kayo. Wala yun sa amin dahil masaya rin naman kami. Okay lang yun. Mahirap ang buhay namin. Hindi ko, natawa lang namin yan pero pag nakikita mo kami na sabay-bayan mo lang kami ng ano, noon. Walang-wala kami, wala kami malapitan. Yun ang hirap sa amin eh. Dahil sa gutom, pakamatay ako. Sabi, may iyak yan sila sa akin.
Huwag naman kang ganyan na. Kahit wala tayong makain, basta kompleto tayo, ha? Halika sa akin. Umiyak na lang ako. Pero minsan nagdalit ako sa mga kapatid ko, yung mga may asawa. Siyempre, minsan sinasabihan ko yan sila, may asawa na kayo, huwag nga kayo dito. Kasi alam niyo naman buhay natin eh. Ang hirap-hirap na nga natin, dito pa kakakain. Papa! Mahirap po talaga yung buhay. Lalo na walang pinag-aralan ng nanay ko. Ang pinag-aralan lang ng nanay ko, grade 3. Tatay ko, grade 4. Ako, third year lang ako, under pa. Saka kinausap din ako ni Papa. Nak, tigil ka muna. Wala akong ma-ano sa'yo, sentento. Wala akong maibigay sa'yo na pambaon-baon mo araw. Sinabi ko naman pa, kahit wala akong baon, mag-aaral akong mabuti. Ito, nakapag-aaral lang ako. Ako tutulong talaga sa kanila. Sinabi nga sa tatay ko tsaka sa lola ko na mamatay na ako, bakla pa rin ako. Hindi ako mag-aasawa, tutulungan ko kayo. Yan ang ano kayo sa kanila. Sabi nila sa akin, huwag naman ganyan. Pag tumanda ka, sinong aaruga sa'yo, wala akong pakialam. Makita ko lang kayo masaya, okay na sa akin yun. Luma na po kasi yung ano ko, yung ano ko, mga beautics ko. Kapalitan ko ulit ng bago. Dati yung papa niya, hindi siya matanggap-tanggap na bakla. Kay Junior nga, lagi siya sinusuntok, lagi siya pinapalo. Hindi na nga ako, ano, bakla talaga ako. Talaga pinaglalaban talaga niya, bakla talaga siya. One time, sumali ako ng, ano, ng Miss Gay. Yung kapatid kong, ano, yung may kapansanan, nirat-rat ako doon sa, ano, stage. Nibaran ako ng bra, kasi bra niya yun, eh. Nibaran niya ako ng bra. Yung hiya ako, sinuntok pa ako sa mukha. Sabi ko sa kapatid ko, bakit ganyan ka? Nakita ko na naman bra mo, nakasabit sa CR, wala pang halaban, ang baba ko. Minsan na malayas ako, niaaway ako ng tatay ko. Minsan hindi pa rin ako tanggap. Minsan ano, paglasing yan, tumatakbo ako. Alam, dyan yung tatay ko. Dyan yung tatay ko, bubugin ako niya. Bugbugin ako niya, anak, bakla ka. Pero ngayon, natanggap na rin niya ako at papano. Kasi wala na siyang magagawa. Kasi sinabi ko na sa kanya, kahit mamatay ako, bakla niyo ako sinilang, bakla na ako mamamatay. Customer ko ulit. Sarado na yung iluting ko eh. Dito po tayo. Hindi ako nakakatulog pag wala kami makain. Lalo na yung mga kapatid ko na maliliit. Ang makatulog niyan. Lalabas at lalabas ako. Maghahanap ko pagbalik ko niya. May taglimang piso na akong kanin. Nakain na tayo. Makakain lang. Kasi sinabi ng tatay ko, nak, kahit di tayo kumain, basta yung mga maliliit, makainin mo yan. Narakit ako niyan. Na yung mga customer ko sa pagmamasahe. Kaya nag-isip na lang ako mag-anap ulit ng ano, mamasage ko. Ayan, wala kasi yung malaki magbigay. Natulog na. Wala, matumal masyado. Kaya nakapag-isip na lang ako mag-anap ng ano, ng customer. Konti lang kami, lahat siguro kami makapagtapos. Ganda sana ng pamumuhay namin ngayon. Kung lima lang kami, eh, wala kami magawa. Di pa naman uso dati yung ano, family planning. Kung ako lang ang pangalan, sabihan ko namin ko, matama na kasi mahirap ang buhay.
Ayun. Kasi, nagdarasal ako dati niyan. So, ano, tama na yung bata namin, tama na yung magkapatid ko. Ang pangarap ko lang naman po yung may makapagtapos sa kapatid ko, lalo na si Justin, gwapo pa naman yan. Yan, pangarap ko makapagtapos yan, yung kapatid ko niyan. Pati yung joy namin, yung inaasar namin na maihi. Naano namin yan, pinapangarap namin na makapagtapos yan kahit papano na ganito lang ang buhay namin. Kaya ko maranasan yung naranasan ng mga magulang ko. Kasi magulang ko sabi nila noon, tama lang 5 eh. Umabot na ng ganong karami. Daniel Cabinyan, nag-asawa siya, ngayon 33 na siya. May isa siyang anak, nag-atrabaho sa trucking. Ganda naman ang buhay nila, kaso lang maldita yung asawa. Madamot nga, pag humingi kami sa anak namin, nagagalit siya. Hindi na kayo mapunta rito. Wala na kapamilya ko. Pumukod na lang ako dahil hirap pagsabahay sa sobrang dami namin. Ngayon, pumukod naman ako. Parin rin mapigilan na lumapit ako sa kanila nung nagkakaoros sa kagipitan ako. Pupunta pa rin ako sa kanila nung pinanganak yung anak ko dahil wala pa akong sariling mataluyan. Kahit saan-saan pa ako. Kala ng papa mo, wala ka dito eh. Wala, paalis nga ako eh. Nakatulog lang ako eh. Ano was kayo nakarating kagabi? Kapon na sa patro. Gusto ko makapag-aral ng maayos. Pero wala eh, wala kang pera eh. Pinabayaan din nila ako. Doon ako lumaki sa tiyuhin ko, hindi nila ako pinadalan para pamparal eh. Hindi ako nakapag-aral. Kaya hanggang doon lang natapos ko, hanggang grade 2 lang. Pero kahit grade 2 lang, may alam naman tayo. Hindi man tayo maliligaw dito sa ano, Manila. Bakit kalbo ka na? Bakit daw kalbo ka na? Tatanong ka ng kapatid mo. Ngayon ito eh. Sabi ng asawa ko, bago rin masundan. Tama lang muna yung isa ngayon dahil di pa kami kasal sa... Kasi Muslim kasi asawa ko eh. Ako Christian. Bali, papakasal ako balik Islam. Kaya ko maranasan yung naranasan ng mga magulang ko. Kasi... Magulang ko sabi nila noon, tama lang 5 eh. Umabot na ng ganong karami. Pangalawa ko man si Ronilda, babae yun eh. Si Ronilda okay naman. Lumusama sa asawa niya sa Quiapo. Pati yung apo ko, para ba makaipon sila. Makaano nang gamit ng apo ko dahil magigraduan na. Ang hirap ng buhay namin dati. Kasi librero nga lang si Papa, si Mama, walang trabaho, kandaya pa namin. Tapos lahat sila, ako yung nag-aalaga. Yung bang sabay-sabay nag-iiyakan, hindi mo alam kung sino ba ang uunahin ko. Dahil ko pa yung may anak noon, ang itsura ko, grabe. Mama ko. Niiyak niyan. Minsan nga, pinagagalitan ko si Mama eh. Dapat konti lang eh. Alam niyo na na mahirap ang buhay natin, dapat nag-awad na kayo eh. Hindi niya rin daw alam na gano'n na mangyayari. Year-year lang ang pagitan niya. Wala pang year-year. Nakakanak ni nanay ko eh. Nakakainis. Saan ko pa nagkakontrol? Alam niya eh. Kumbaga, tama rin. Siya rin yung nagdadala sa amin na hindi kami magkano. Ayaw niya ako paggamitin ng mga contraceptive. Kasi mataba na ako mo. Yan ang pamangyari sa akin. Natural planning lang kami.
Gusto ko ng asawa ko dalawa eh. Ayoko na isa lang kama na. Ayoko mo tulad kila mama. Ilan na po ba yung namatay niyo, anak? Bali, apat, panlima yung nakunan. Sa North Cemetery. Tabi-tabi yan sila yun. Ayan si Jason, sa may amin kasi dati, tulay-tulay yan eh. Ay, yung bata na yan, naliligo. Kasi yung pinto namin, malapit lang sa ano, tulay na. Yan, naglalaro, hindi namin namalayan. Na nasa labas na, yun na, namalay na namin, na lumulutang ng tubig. Yan yung anak ko na nalunod. Si Emerson yun, namatay sa tigdas. Ano yun yung tigdas itim? Nilala namin yan sa San Lazaro. Iniindiksyonan nila para daw sa antibiotic daw yun, yung pala, pampatay na sa anak ko. Kagkakarga ko pa ngayon namatay yun, hindi ko talaga dinala sa murugi yun dahil sabi malalaking daga sa murugi ng San Lazaro. Yung si Brian, sukatae yan, na-dehydrate daw. Yun lang kinamatay niya. Dalawa sila magkatabi. Pangatlo yung petos, dinugtong ko lang sa sinama ko lang sa kanila. Minsan sa cross na lang kami nagtisindi. Inasa cross na yung mga ano nila, yung mga buto. Nahalo na doon. Pero nanukay naman na sila, hindi man lang sinabi sa amin. Hindi na namin sila matansya kung saan sila doon. Diyan na, uwi ko na, pag inipang ko, na ganun-ganun yung buhok ko. Huwag ako daw mag-alala na nandito lang din, nandito para sila. Sa tabi ko lang daw sila. Yung laging nasa isip ko sila. Huwag ka mag-alala, mama, nandiyan lang kami sa tabi mo. Kasi asawa ko kasi, nag-iwalay po kami niyan. Pinag-iwalay po ako ng papa ko. Gusto niya kasi magtrabaho ng ani. Akit barko na lang po ako. Sir Menelda, yung unang asawa niya, iniwanan siya. Ngayon, may nag-asawa siya ng isa, ng matanda pa sa kanya. Yun, nagsama sila niya sa Black Nine. Pero yung anak niya, nasa kanya pa rin. Hindi sila nagkaanak. Ako po si Hermine Hilda Cabinya, nakatira sa Paseco po, Area Manila. Anak ko po, isa lang po. 14 po yung edad ko. Thank you.
ko. Nang ano, nang June, nang 2007 po yun, nagkakilala po kami ng asawa ko. Pupunta po kami sa Yawan. Yung kami nagkakilala ng tatay niya. 13, recipe po ako. Eh, yung gabi na yun po, umuwi po kami sa kanila. Doon po sa kanila, bahay po nila. Ayun po, sabi niya, sige. Ano, gusto kong may mangyari sa atin, sabi niya sa akin. Pumayag ako, gusto kong mangyari. Kasi, first time ko lang po yun eh. Tapos yun, nulit po namin. Araw-araw na po ako pupunta, araw-araw na po kami pupunta sa bahay nila. Yun, ayun po yung, itong December po, hindi po ako niregla. Hindi ko na pala alam na naglilihi na po ako sa anak ko, buntis na po ako niya, dalawang buwan. Isang linggo lang po kami nagsama. Bigla po siyang lumiwas po sa ano, Fairview. Hindi na siya po naman nagpakita. Kahit piso, hindi niya ako sinasuportahan. Simula yun, parang ginawa lang niya po akong sawaan. Ako po, kasisip po ako. Kasi asawa ko kasi, nag-iwalay po kami niyan. Pinag-iwalay po ako ng papa ko eh. Gusto niya kasi magtrabaho ng ano eh. Akit barko na lang po ako. Ayun na yung kinakasama ko. Kung kinakasama ka naman ng asawa mo, akit barko ka na lang. Ayoko po eh. Simula yun, ayoko po mag-arkat, mag-ano ng mga ganyan eh. Ayoko po maging katulad ng mga babae dyan, sino-sino na lang gumagalaw. Inipuan lang po ako niya. Hinawakan lang po ang katawan ko. Minura-mura ko po yung mag-uya ko. Hindi naman kasi po tama yun eh. Sarili mong kapatid, ginaganyan niya eh. Kaya hindi po, umano po ako sa papa ko. Sinabi ko po lahat po yung hinihipuan ako ng kuya ko. Naiinis po ako sa kanya, parang ayaw ko po siyang makita. Kasi kahit may asawa siya, niyayaya lang po niya ako eh. Niyayaya po niya ako sa mama sa kanya. Umaalis lang po ako, hindi na po ako nagpapakita sa kanya. Kain ka, nakakain ka na nito. Kain ka. Gusto ko talaga dalawa. Hindi po ako nasusundan. Ay, parang ayaw na po akong magkaanak ulit. Hindi na talaga ako... Kasi mababa nando kasi matres ko eh. Kaya hindi na po ako nasusundan. May anak na sana ako, pinalaglag ko lang. Kasi nagsosolvent ko kasi ako.
Sama ko po yung kapatid kong babae. Pagka-solvin ko, ayun, dinugo po ako, mga buo-buo lumalabas. So ko nga magtinda bukas ng balot eh. Wala po akong ano eh. Wala pong panggasto si mga anak ko eh. Ilan ba bawas bukuhain mo? Ano? 30 ang balat ako sa pong pena. Six. Eight. Nine. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 30 na to. Dati, ako lang po anak ni mama. Lahat naman po sa akin, nasasunod eh. Pero nung dumami na dumami mga kapatid ko, parang baliwala na ako sa kanila. Parang pinapalayas na ako sa bahay na yan. Wala po kami sariling bahay. Nakikitira lang po kami sa kanila. Pinapakapal na nga muna mukha namin para lang may bahay lang kami masisilungan. Dati po kasi sa bangketa lang po kami nagtulog mag-ina eh. Pag tuwing gabi yan, saan kami magtulog doon? Sa ilog, diyan sa may eskwelahan ng Pedro. Doon po kami minsan. Kahit bumabagyo yan, diyan lang po kami. Danali, nag-asawa yan, 14 anyos. Yan sabihan ko eh, kuya ta magmana sa akin na ayaw rin yan, naiya siya. Tatlo, sunod-sunod din. Yung ko lang, baka kunti sa naman. Yun ang anakin kong anak. Si Danilyn Cabinyan Yamson, nakatira po sa Baseco, Korea, Manila. Dito na po akong pinanganak, dito na po akong nagkaanak. Ang anak ko po ay tatlo. Ito nga po si Jericho Yamson, si Yamson. Ang birthday niya po, September 19, 2003. Ano na po siya, magwawalong taon na po siya. Ito naman po si Dominic C. Yamson, July 7, 2006, maglilima na po siya. Ito naman po si Jesseline Yamson, ano po, isang taon siya po, magdadalawang taon na po siya sa December 14. Na po yung tatlo na lang po kasi mahirap ng buhay. Mabuti kung may depending trabaho yung asawa ko eh ano lang po, agyayag-yag-yag lang po sa pera.
Minsan, pinapagalitan akong papa ko. Sabi niya, tama na yung tatlo ha, kay hindi mo kayang buhayin yung anak mo, hindi mo kayang alagaan. Minsan, maano kami sa gutom, tatawid na lang ako sa papa ko para doon pakainin yung mga anak ko. Nakakaraos din kami doon. Tapos minsan, sinasabi ng papa ko, ano ba yung asawa mo, ba't hindi magtrabaho yan? Nahirapan din po. Kasi minsan tinapay, minsan lugaw, ganun lang po. Pag walang biyaya asawa ko, lulugaw kami. Minsan, hindi ko na matiis, punta naman kami sa papa ko, doon kami kumakain ng kanin. Ano yung tika? Tika, men. Pwedeng pautang pong bigas, mamaya na lang babayaran. Agating ni Tito Gino. Ito po B-Boy. Ito po Justin Bieber. Tapos, ito unang-unang pamangkin ni Papa. Ay, Apo. Ano nangyari nun? Paano ka napasama din kay Bilian? Umupo lang siya, tapos gumanyang-ganyan, kumanta. Ayun, binigyan siya lang isang daan, naawa si Bilian. Tapos, naano siya, umutasad ng kalingki, bumili siyang bigas, isda, tapos mga ang-uling, binigyan niya si mama niya. Tapos kumain na sila. Nagpaalok si mama mo na? Apo, yung mama niya, hinihiyaan yung mukha. Apo, Paul! Tapos mapupulot ng bato. Mga lalaki naman para makahanap din ng mga girl. Super kulit yan. Eh, Justin, hindi yan pwede na. Hindi mag-almusal ng kanin. Yung pastel. Kailangan almusal niya pastel. Hindi yan pwede ng ibang almusal. Tinapay, hindi yan pwede. Pastel lang talaga yan. Pastel yung luto ng bumba Muslim. Yung meron ng manok, may kanin, may manok. Ay, lagyan lang tuyo. Yan dyan, binibili 10 piso. Isang araw yan, 10 piso. Hindi na yata 10 piso. Kaya maya-maya, gutom yan eh. Pag gusto niyang paskil yan. Misa nag-delay dyan sa mga ate niya. Ngihingi yan. Misa nagalitan ng ate niya. Lalo yung kuya niyang bakla. Pagalitan lagi. Pag nanghihikat lima. Ay, matalino yan sa mat. Justin. Okay sa mat, kaya nga, yung grade nga niya, awa ng Diyos naman. Kasi si Justin, wala pa rin gamit hanggang ngayon. Yan palang lover shoes niya, oh. Wala pa nga pantalon na blue. Tatlo yan, pangatlo si Princess. Kinder, si Justin, grade 4.
Yan ang naman problema kong dalawa yan. Yung iba, hindi ko problema. Taka yung grade 6 ko. Nalawak pa ka sa. Ano ba yan? Ay, si Wingard makulit yun. Pinakakulit na bata. Grade 6 na ngayong pasukan. Ano ngayon din, wala pang sapatos. Wala pa lahat talaga. Dahil niya, nagkasakit pa ako. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko naisip ko nga kung anong gagawin ko. Yan ang unahin ko sa dalawa kapag nagkapira ako. Si Justin ba o si Wingard? Po si Emingard Arcabinyan. Nag-aaral po ako grade 6. Tsaka, ilang taon na po ako, 13 na po ako. Lagi po ako nagsisipag sa pag-aaral para makatapos sa... Nakita ko na po mga buhay ng mga kapatid ko. Hindi po sila nakatapos ng pag-aaral. Tungtong lang po ng ate ko, grade 1. Grade 1 po, kaya po ako. Sabi nga daw ni Papa ko dahil pinagmamalaki ni Papa. Huwag para makishare din po sa mga kaibigan ko. Kasi ilang araw na po kung din nakakasama ng mga kaibigan ko. Kaya po, kagabi po, hanggang alas 4 po kagabi. Hanggang madaling araw po. Masaya lang naman po, pero pag uwi sa bahay, naalala ko ng mga problema namin. Pag nakatahimik ako, napasaya ako ng mga kaibigan ko. Kaya sila yung gustong-gustong maging kaibigan. Pag makatapos ako ng pag-aaral, ako naman yung tulong sa inyo. Kasi nung problema ko, tutulungan nila ako eh. Pupunta akong sa Yawa para sumayaw. Masaya naman po. Minsan po nagkakagulo sa loob. Wala akong boyfriend, bawal kasama niya. Pipe, kasama ko. Gusto nila pa makahanap sila ng mga lalaki. Mga lalaki naman para makahanap din ng mga girl. Baka makita ko ni Kuya Danilo, hindi sampal na ako ni Kuya Danilo. Kuya Danilo makatama na may kausap na lalaki. Pero lalo pa maniligarilyo ko. Ayaw ni Kuya Danilo yun. Direk niya si Pepe, apo naglalakad kami dalawa ni Pepe. Si Pepe naniligarilyo. Nasalubungan niya si Kuya Danilo. Nasampal tuloy siya ni Kuya Danilo. Jimboy, wala para wala pang anak. Kaparking yan. Mamaya alis na yan, alas 3. Kaparking yan sa Takalaw. Yan ang trabaho niya. Pag uwi niyan, gabi na, may dala na yan ng pagkain. Ako po si Jimboy at gabi niyan. Ang edad ko ay
16 years old. Nakatira sa Bagong Lupa Port Area, Baseco. Sa 22 kami magkakapatid, ako po ay pang 17 pong anak. Nagpapatrim po ako ron. Para po makatulong po sa mga kapatid ko po sa pamilya, sa magulang ko po. Kasi po kung di po ang kapatrim, hirap po kasi umasap po sa mga kuya po namin, sa ate po namin. Kasi may mga asawa na ako sila eh. Kaya po mas maganda po, hanggang bata pa po, tutulong na po ako sa mga magulang po. Para di po sa mga kapatid ko pa, may makakaya po kami, kahit pa paano po. Minsan po, may lima, minsan po, may tres sa kami, pwede. Pinaman natin po, pwede po, pinibigay rito. Gala po ako dati. Eh may nagkampun po sa akin sa alaw. Kasi nag-reso ako dati. Lagi po, sa baba lagi po nung ng Google Pay o paglaseng. Eh ano, naawa po sa akin yung lalaki na yun po. Yung nagkampun po sa akin. Kapapapakan po na ang tago. Tapos yung nagkampun sabi sa akin, dito ka magbantay ka dito ng parking. Hanggang sa natuto ka magparking. Meron na ako asawa ko. So nga lang ngayon, wala na ako kami po niyan eh. Nag-a-perby po yung asawa ko po. May anak na po ako ron. Itong December lang ako, nag-iulay na ako kami. Kasi po, hindi ko na po kaya mag-alim eh. Binibigay ko naman lahat po sa kanya kasi nga pinapahirapan niya ako. Saka yung magulan niya, hindi ko kaya kasi polis. Nabuntis ko lang kaya pinanagutan ko. Kasi tambay dati yun sa amin eh. Estudyante eh. Mahiling magpabilin eh. Saka ayun niya rito sa bahay kasi nababawaling daw siya. Kaya lagi ko sinasama. Pag kumikita na ako, minsan pag 50 pa lang pera, inuwa ka agad sa akin. Minsan bibili ng ice cream. Ang ginagawa ko. Mayroon ka namin isa na pera, mag-ipon muna ako bago tabigan. Yung minsan mag-ipon muna ako, binibigyan ko siya. Pag uwi niya, kakain na lang siya. Ako po si Maria Cristina Arcabeña, nakatira sa Baseco, Port Erga, Manila. Magpo-40 na po ako sa susunod. Sumasama po ako sa kuya ko para mag-party. Mamatulong po ako sa magulang ko. Kasi po, kami lang rin po pinagpag-asa na lang mama pag walang pambiling pagkain, manggingin po. Siyempre, pag akong babae, ako lang. Siyempre, matatakot ako. Kuya ko, kasama ko naman. Nawala yung kuya ko. Sabi ko, nagtanong ako doon sa lalaki. Kuya, nakita mo ba si kuya, ano ko, Jimboy ko? Sabi niya, oo, nakita ko doon. Sinamaan ako. Ang dilim-dilim, tumakbo na lang ako. Tumakbo ko. Parang, dinala niya lang ako sa madilim. Parang gusto niya ako anuhin. Kaya tumakbo po ako. Naiwan ko nga po yung stepping ko eh. Kaya tumakbo na lang ako papuntang ano, Luneta. Takot na takot ako. Mahirap. Kasi minsan wala po kami makain. Papa ko nga hindi ko pinapayagan kasi pumupunta sa Divisoria, nagpupulot ng mga gulay. Pag nakikita ko po, umiiyak po ako. Gusto ko po. Ano, yung lagi na lang sila dyan na ako na lang magtrabaho. Tapos ibibigay ko na lang yung mga sweldo ko. Alam ko yung nagtrabaho ako. Lahat yung sweldo ko, binigay ko sa magulang ko. Binibigyan ako ng tatay ko ng 100 para panggastos ko. Ayoko na, ayoko po. Sa inyo na lang po yan. Anuhan ko lang para huwag sumakit. Tulad ngayon, 4 na ako sa bahay. Pa ako nakatrabaho, may sakit ako. Kaya nga, kay gamot ko pa nga, wala pa eh. Kahapon na, binigyan lang ako sa center. Nainom ko na kanina, kahapon ng umaga. Hanggang gabi. Ngayon, wala na.
Yan na lang, reseta na tira. Hindi ko kayang tanggapin ba na gano'n ang karamdaman ko. Kasi akala ko malakas ako, kaya ko lahat. Malandi ka talaga. Nagmamaganda ka. Mukha ka naman paa. Mukha ka naman pila. Ate yung apay. Ito. Walang paka ano pa. Basta ka video ka. Ito ng mga ano na ito. Tuloy. Ito. Nabukas yung dito ko na mama. Kaya ay si Lisa nasa Bulacan yan. Nag-aaral din. Yun nga tulong-tulong sa tsaheng din nila. Mag-ano ng mabasahan, tsaka yung mga, ano, mga damit. Dalawa sila. Uy, talagang kasama niya yan. Hindi yan sila mag-iwala yung dalawa. Saan yung isa? Nandun yung isa. For the first time, magkita. Magkita ulit tayo ngayon. Kay mama. Hi, Jessica. Uy, si Geraldine. Ano Idisa. Si ano po, si Princess po, yung ipo niya kailangan. Ang ilala po rin yan. Hindi, yung kapatid niya. Eh, kilala niya yun. Ngayon pa lang sila nagkita. Ayan o. Idisa, sinong tawag sa... Ako si Aileen Bersosa, taga-Tibagan, Kamangianan. Doon ako nasanay. Saka pag iba yung apelid ang gagamitin ko, ano, parang tatlo lang kasi kami dyan na bata eh. Eh, nakakaila. Saka hindi mo maiwasan na yung tutokso yun. Kaya yung ginamit ko. Minsan nga may nakakasalubong ako, patid daw siya. Nagpunta na rin kami dun kasi nga lang, ano, may nag-bless sa nanay ko. Kapatid ko raw. Eh, parang nakakasyak. Talat eh. Sabi ka ng ano, mayo ka at magpakarami. So nga lang sumobrain daw. Ayun po, hiniyak ako kanina eh. Kapatid ko daw siya, ate niya raw ako eh. Yung iba lang po yung kilala. Ngayon, pang ilang beses yun naman kita na niyo? Hindi ko po alam. Siguro ano, hindi naman siguro lalagpas ng lima. Nakapasyal ka dito eh. Nakasama ko sana si Papa Dani. Ano po? Minsan nananahi po ako. Ngayon linggo hindi. Naglaba ako eh. Naglalaba. Pangarap po? Ano? Kung kumain ng tatlong beses sa isang araw, saka magsama-sama kami. Yun lang. Ako si Geraldine Cabinyan, 23 years old. Minsan po wala po kami makain, kahit gusto na po namin kumain. Tapos po ako po ngayon nag-ano po ako ngayon, bali nag-sideline po ako sa tahian. Minsan po nagpapadala ako kila nanay, kung may sumobra.
Minsan din po sila rin hanggaan sa akin. Mahirap din po umaga sa trabaho. Maghahat ng trabaho dahil nga po hindi po napagtapos. Gusto na rin mag-aral, kaso kulang din, tapos din po. Eh, wala ito. Ako namimiss ko lang po sila. Ang hirap po. Iwayulay po kami. Yun nga po yung maliit, hindi ko lang nakita. Hindi ko lang maano rin yung mga mukha nila kasi tagal na po eh. Maliit pa po ako. Bata pa po ako, maliit pa po ako nung dinala ko dito nila. Masaya lang po kasi nakita ko po sila. Muli. Check up na rin po ako sa ulcer ko. Sa Cat Andres Hospital. Kayo ba hindi ututin? Utot na utot. Hindi, totoo. Pagka kumain kayo, napupuno ng hangin dyan, kailangan dumigay. Hindi naman pa ko gaanong dumidigay. Pero ututin kayo. Minsan po. Ha? Pagka nakakain kayo ng mamantika, ha? Parang, ano ba, kinakabagan ng dyan. Tapos sumusuka ako. Ayun. So, yung ano nyo yan, dahil ho, sa ano yan eh, yung gatas na sterilize mo yan, hindi yung nakakatulong sa ulcer yan. Yung iniinom ko minsan pagka ang sumasakit. Di bali, kung malamig, kung mainit, hahanginin naman nandiyan yun. Ang duda ko dyan, may bato kay sakto. Maabot dito sa palipay, di ba? Pagka sumasakit, oh, yun. Tapos tumatakbo siya. Nung malaman kong 22 beses nagbuntis, malamang namang may bato sa abdo dahil naitutulak. Kung habang buntis siya, naitutulak ang siklura at naiipit yung abdo. Isang dahilan yan, maaaring nung nagdili siya, panayang kain ng mamantika, hindi natin masabi, no? Pero ang karamihan sa 4 at 5 pagbubuntis, yan kadalasan ang nakikita namin na sa mga babae na may bato o sa abdo. So ang remedyo niyan ay kailangan maoperahan. Kung nais niya magpa-opera, pa-operahan natin dito sa ospital na ito. Libre lahat yan dahil siya ay isang taga-Maynila. Dali na, kaninergis ako. Ito po yung mga resulta nyo.
at kung ano pong pangangailangan nyo. Nandito po ako araw-araw, ano? Hawakan niya, anak, importante yan. Eh, yun nga yung pinagbabawal ko, mga mamantikang pagkain, lalo na gatas na mainit, ha? Pagkagutom kayo, meron kayo ng gatas na mainit, huwag na huwag ko. Thank you, po. Salamat, ha? Ano? Salamat. Anytime, po, ano, ha? Thank you. Natatakot po ako tulad ngayon, magkapasukan ng mga anak ko, walang mag-aalaga sa kanila. Operahan ako. Paano na mag-aral yung mga anak ko? Siguro, ayusin ko muna yung mga anak ko bago ako magpa-opera. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, tapos may nalaman ko pa yung karamdaman ko. Hindi ko kayang tanggapin pa na gano'n ang karamdaman ko. Kasi akala ko malakas ako, kaya ko lahat. Malakas naman po talaga ako kasi naramdaman ko parang bumagsak yung mundo ko. Hindi ko alam anong gagawin ko, anong may paliwanag ko sa pamilya ko, sa mga anak ko. Ako lang panganay, Diyos ko, sinuntok ko yung mga anong... Salamat, hindi ako naging panganay, ma. Malasin lang si Mawala, bukha ka! Ikaw rin naman eh. Dasing asawa mo, bukha ka rin eh. Understood ka sa asawa mo, di ba? Under ka. Diyos, ang iya ko talaga. Sabi ko, bakla, bakit naglaslas ka pa? Kayo, uy, huwag naman kayong ganun, Papa. Inaaway nila ako. Si Mama. Kamunti ka na ako ma-shoot sa kawali. Parang hindi na yung 22 yun. Kompleto na po ba yun? Wala pa. Wala pa. Si, hindi ko nabanggit si Geraldine, si Roldan, si Dandilo. Nabanggit mo, no? Nabanggit mo si... Si Roldan. Si Emingard. No. Okay, nandito ako na eh.